Hi, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan. So, ito pa ang ating general love reading for Earth Sign. Ayan. So, mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano? Pahit na lang po ng subscribe button. This is for Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Hindi po natin makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Mas maganda kung magpapa-personal reading ka, Jing Tarot Reader. Yun po yung aking friend. Ayan, open po siya sa personal reading. So, if you want to check her out, Jing Tarot Reader sa Facebook po. Okay? Sa ngayon po, hindi po ako nagpa-personal reading. Pero yung friend ko, magaling din po yan. Pwede kayong mag-message sa kanya. Okay? Para sa ibang details, nandiyan na lang sa description box, ha? Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Thank you. Let's start your reading. General po ito, guys. The sun. Wow. The sun. Unang-unang lumabas sa'yo is the sun. I can see with the four of swords. Ayan. Alam mo, ang daming conflict. Sa totoo lang, ang daming conflict. Pero kahit wala kang gawin, sa totoo lang, with the four of swords, kahit wala kang gawin dito, nakikita ko na magiging parang pabor. Yan. Ito para sa'yo. Kasi you do have your desire. You are brightly shining. May mga naiinggit sa'yo, ha? May mga naiinggit. Pero kahit wala kang gawin sa kanila, nakikita natin na malalabanan mo sila. And I don't know what that means. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng yung ibang tao ang makipaglaban para sa'yo. Or for what I can see with the five of wands, pwedeng ito yung mga kaaway. Or actually, you don't see them as kaaway. Pero hinahayaan mo na lang sila, wala kang pakialam sa kanila. And kahit wala kang pakialam sa kanila, wala kang gawin sa kanila, sila mismo ang matatalo dito sa laban na to. Well, I don't know if you are dealing with business. Anong tawag dito? Kalaban sa negosyo. Yan. Kalaban sa trabaho. Ganyan. Or literal na mga naiinggit lang sa'yo. Wala silang magagawa. Because you do have here the page of cups. This is like your backup eh. Yung parang may mga tao pa rin sa paligid mo na maaaring hindi man sila magsalita. They are there and concerned sila sa'yo. At saka mas pabor sila sa'yo. Okay? So, kahit wala kang gawin dito, you are still being the sun here. Okay? Wala silang laban sa'yo. Yeah. Ang galing noong energy na yan. And alam, masyado ka kasi mabait eh. Yung puso mo is bukas para sa lahat. Okay? Yung iba sa inyo, kaya mo magpasaya ng ibang tao. Nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Alam mo yung mga taong tatanggapin mo sa buhay mo. And dahil dito sa kakayanan mo na ito, ayan, kaya nangyayaring maraming tao ang tumitingin sa'yo and kumakampi parang ganoon sa'yo because of that kind of attitude. Well, on the other hand, eto mga taong may inggit sa'yo, ang pinag-uusapan ka nila. Pero wala kang pakialam. Kasi alam mong effective na ikaw ay umaayos, umaasenso. Pag pinag-uusapan ka, kaakibat ng maraming naiinggit sa'yo, ibig sabihin umuunlad ang buhay mo. Okay, which is gano'n na nakikita natin dito. Kahit wala kang gawin, patuloy lang din yung success papunta sa'yo. And hindi ko naman sinabing tumunga nga yung iba sa inyo, ano. Yung iba lang, yung sinasabi ko lang dito is regarding dun sa mga kaaway mo. Okay? Regarding dun sa mga naiinggit sa'yo. Kahit wala kang gawin sa kanila, nananalo ka. Parang ganon. Kung kalaban sa negosyo, we do have the Eight of Swords. Ayan, no. I feel like hindi mo na lang sila pinapansin or hindi ka na lang para makipaglabanan pa sa kanila or what. You do have here the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Actually, nakakakita ko ng mga offers na babarating sa'yo. Hindi mo ito nakikita. I can see a lot of offers. The Six of Pentacles, offer of either opportunity or pagtulong. The Three of Cups, coming from a friend or kung ito ay family offer, coming from your family, nakikita na kasi nila yung nangyayari sa'yo na nagkakaroon ka na ng
success dito and they are here willing to help you. Lalo na kung sasabihin mo sa kanila with the King of Swords kung ano yung mga plano mo or what, kung anong mangyayari sa'yo or anong nangyayari sa'yo. They are there with the Knight of Pentacles to offer you this. Kasi you are the Empress eh. Ka-offer ka naman talaga. Yung iba sa inyo, something to do with money, with the Ten of Pentacles. Kasi alam na nila kung ano yung mga pagbabago nangyari sa'yo. And dumating ka din sa point na bumagsak ka ha, with the Death card. And nakita nila kung paano mo inahon ang sarili mo. Kung hindi ka nakaka-relate, this is not your reading. Kasi nakakakita tayo dito ng earth sign na paunlad na ang pamumuhay, ano? Let's see, anong meron sa earth sign pagdating sa love? Earth sign pagdating sa love, please. Spirit guides, angel guides for earth sign pagdating sa love. Ace of Cups, dami nagmamahal sa'yo. There's a new person na nakikita natin na bukas ang puso or ang buong-buo ang pagmamahal niya with the Ace. Alam mo, ayan o, from Ace to 10 of Cups. Buo yan. Ibig sabihin, from number 1 hanggang 10, buong-buo ang pagmamahal sa'yo nitong taong to. Walang tapon. This could be a new person for some of you. Could be a Taurus, Virgo, Capricorn. May distance sa inyong dalawa nitong person na ito. Why do I feel like itong person na ito is trying to move on? Tinatry niya mag-move on with the Six of Swords. Pero buong-buong pagmamahal sa'yo nitong taong to. Oh. I don't know kung aware ka ba dito. Kasi I feel like with the Eight of Swords, sarado ang mata mo. Hindi mo alam to eh. This could be a secret admirer or a friend. Tell me about this Ace of Cups and Ten of Cups, please. Spirit guides, angel guides. Nakakakita ako ng letter M. Letter M. Okay, what's with the Ace of Cups and the Ten of Cups? Okay, so meron tayo ditong the Emperor. Oh, so hindi nagpapakita ng emotions or anything itong person ito with the Emperor. This is, you know, the Emperor, para siyang tatay, alam mo yon. Hindi ko sinabing tatay na itong kakonek mo na ito, no? Or itong person na nagpapakita dito na maaaring hindi mo alam. Kasi alam mo, ang Emperor dito, siya yung, kumbaga yung tatay, di ba? Hindi mo makikita yung pagmamahal sa'yo ng tatay or ng ama, no? Dahil hindi naman sila showy. Hindi sila mapagpakita ng kanilang emosyon para sa'yo. Akala mo, wala silang pakialam. Nagbabasa lang ng dyaryo sa umaga, ganyan. Or pakapi-kapi lang. Yun pala, concern sila sa'yo. Yun pala, pag hindi ka nakatingin, tinatanong-tanong niya, maaaring sa nanay mo kung kamusta na ba si ganito, ano nangyayari sa kanya or what. Nandun yung concern niya and nandyan siya lagi para sa'yo. Pero hindi mo alam. Dahil hindi naman siya nagpapakita ng any emotions. Okay, ganun yung energy ng person nito. Maybe hindi niya pinapakita. Lalo na with the Eight of Swords, yung kanyang emotions towards you. And with the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, maaaring could be dealing with a manager, someone na maraming anong tawag dito, maraming kinakausap na tao sa ngayon, tinutulungan, whatever. Pwede rin hindi. But anyway, this person has a lot of love for you. Ayan. Has a lot of love for you. And tell me more. Ito, regardless of the, regardless of the religion, pero high chance na katoliko. Pero, kung siya ay katoliko, maybe, traditional siya, you know, kumbaga pwedeng malapit siya sa simbahan or sa Diyos. Ayan. Pero okay lang kung hindi, guys, okay lang kahit hindi.
tanggalin mo lang yung part na yun kung hindi ka naka-resonate doon. The Queen of Swords is here. So, talaga mailap. Talaga mailap itong person na ito. But there's a lot of love coming from this person. Anong gusto nitong person na ito? Anong gusto nitong person na ito? The High Priestess. This person wants his or her soulmate with the High Priestess. Gusto niya yung soulmate niya. And I will not take this. Masyadong marami yung lumabas. I feel like this person sees you as his or her soulmate. With the Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Gusto niya yung soulmate niya, which is maaaring ikaw yon. Kaya lang, ang daming challenges dito with the Five of Wands na nakikita nitong person na ito. Kaya parang ang hirap makuha nitong soulmate ko na ito. What are the challenges? The challenges is the Three of Wands. Pwedeng yung distance, pagkakalayo sa inyong dalawa, and this person miss you. And then with the Two of Swords, pwedeng nagdadalawang isip siya regarding sa future with the Eight of Swords. Eight of cups. Future niya, actually, pwedeng your person is meron siyang mga itinatago dito, or maybe meron siyang either itinatago sa'yo, hindi niya sure kung mailalabas niya ba yun or what. And at the same time, pwedeng yung pag-iipon niya ng pera, ganun. May kinalaman sa money yung iba. So anyway, ano yung future action nitong person na ito towards you? Ano yung future action nitong person na ito towards you? Okay, future action is the Hermit, Virgo energy. Actually, nandun yung pagkagusto, pero yung person na ito with the Hermit and the Six of Swords is moving on in the near future. Why? Kasi with the Five of Cups, sobra siya nasasaktan. The Seven of Pentacles and the Two of Wands. Maybe ang person mo is mag-focus sa kanyang money, magplano regarding sa kanyang money. And then pagdating sa iyo, I feel like sobrang nalulungkot nasasaktan itong person ito. So yung future action niya is silence, tahimik lang, walang communication or what. And I can see this person moving on, trying to move on. Kasi nasasaktan talaga siya. Okay, so what is the reading for our earth sign singles, for earth sign singles messages, for earth sign singles? Big change is coming, malaking pagbabago. If you are currently hindi okay with the Five of Swords kasi you feel defeated, natalo or what, maraming kalungkutan ang nararanasan mo ngayon because feeling mo ikaw ay natalo, nalugi or what, the King of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy. I feel like yung advice sa'yo para magkaroon ng pagbabago is first change yourself, baguhin mo yung sarili mo. You have to use your intuition, the moon, yung pakiramdam mo, yung lakas ng pakiramdam mo. Kasi malakas naman talaga yung pakiramdam mo pagdating sa mga tao sa paligid mo. Alam mo kung sino dapat pagkatiwalaan, alam mo yung sino kung ano dapat gawin. But for some of you, hindi mo yung ginagawa. Wait lang, may tissue sa mukha ko. Makita ko yun. But anyway, with the King of Wands, nakikita natin na you have to change yourself. Kailangan gamitin mo yung lakas ng intuition mo. And also, at the same time, be honest. Yan, maging tapat ka sa emosyon mo at sa mga nagiging actions mo. Kasi nakikita natin, patuloy kang maghihintay kung hindi mo alam kung paano humarap with the Magician, sa mga tao sa paligid mo or sa talagang gusto mo with the Eight of Wands. So, the advice for you with the world, kung gusto mo maging complete, kung gusto mo maging maayos with the Ten of Pentacles, I feel like kailangan mong i-end yung pagiging mailap. For some of you, ikaw ang dapat lumapit. So, I don't know kung makaka-relate ka doon. Kasi, yun yung nakuha nating energies and messages dito. So, anyway, thank you for watching. Sana naka-relate ka, naka-resonate ka.
Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terong, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapat Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.